Good day, everyone. It is my pleasure to welcome our special guest, Ms. Christine Marion Belen, who would also share her experiences and knowledge in the hospitality industry. Let's give her a virtual applause. Before we start, allow us to introduce ourselves. I am Ela Mae Calong. And I am Angelene Padin. I'm Kylie May Zulueta. I'm Wee Tibordo. And I am Victor Cortez. We are the hosts in this virtual talk show. Before we start, let us put ourselves in the presence of the Lord. Lord, as we plan and share together now, may you guide us by your Holy Spirit and lead us into all truth. Lord, as we go into this interview, we place ourselves before you, for you are filled with beauty and light and care deeply about us. Help us to value and appreciate those we are gathered with. Amen. Before we proceed to our mini virtual talk show, we would like to present a short video presentation to give a remarkable welcome remark to our special guest. Now, let us proceed to our mini virtual talk show entitled Service with a Smile. Shall we start for the first question, Ms. Padin? So, thank you, Ms. Calong. So, it was a pleasure to me, Ms. Belen, to start the question. So, my first question for you is, what inspired you to pursue a BSHRM? Okay na naman siya kahit hindi ko siya sasagutin ng English, di ba? It's fine, Miss Belen. Anong nag-preso sa akin para magiging isang HRM student? Siguro na-inspired ako dun sa mga napapanood ko sa TV dati. Tsaka na-inspired din ako kasi yung ibang student is nakakapunta ng US. So, magandang opportunity din kasi yon. And maraming area sa HRM yung may explore mo din. So hindi lang bilang HRM, pwede ka din mag-management, pwede ka din sa back office, pwede ka din sa front office. So it depends upon sa'yo kung saang area ka pupunta, kung saang aspects ng HRM ka mapupunta. So I just want to ask, Ms. Belen, is there any member of your family that inspired you to pursue that course? Actually, meron yung lola ko. Kasi siya kasi yung hiling magluto. So, simula nung bata ko, lagi kasi akong nandun sa lola ko. So, pag nagluluto siya, lagi ko siyang pinapanood. So, lagi ko rin siyang tinutulungan. Tsaka yung nanay ko din. Lagi akong sabit, ganun. That was nice. Thank you po. And to my second question, throughout your experiences as an alumni of St. Anne College, Lucena, what is the most remarkable thing that helped you to obtain your goal? Remarkable thing. Sobrang dami. Pero siguro na yun. Isa na rin din yung siguro nag-aral lang talaga ako ng maayos. Tsaka lahat ng mga teacher mo, professors mo sa St. Anne, i-encourage ka talaga nila. So tutulungan ka talaga nilang ma-pursue kung ano yung gusto mo. Tsaka nasa'yo na rin yung bilang isang student sa St. Anne kung mag-aaral ka or kung magsistay ka lang dun sa isang person na yun. Kung hindi ka mag-explore na sa'yo na yun, pero kung gusto mo mag-explore at isa kang adventurous na tao, mas maganda kasi mas malawak yung mararating mo. Mas malawak yung knowledge na malalaman.
Oh, that was nice. Okay, so I just want to go back to the question that I asked you earlier. Mm-hmm. So, since your inspiration was your lola po, your grandmother, mm-hmm. is there a pressure that when you take the course, which is the BSHRM, is there any pressure that you took that and your grandmother is good in cooking and now that you're in that position that you're in the industry already, is there any pressure po? Wala naman. Kasi ano eh. Kasi pag may kailangan naman ako, sasagutin ako ng lola ko. Tapos tutulungan din naman niya ako. Pero wala naman naging pressure bilang maging HRM student ako. So ano lang. Just go with the flow lang talaga. Ganun. Yeah. Thank you. So, third question. What was your most memorable experience as a BSHRM student? Pinaka-memorable sa akin, sobrang dami. Sundo yung nag-OJT ako sa US. Nakarating ako sa California. Tsaka yung tawag dito, yung nagkakaroon kami ng events sa school, like kami yung nag-handle ng coffee shop, tapos yung HRM week namin. So, hindi lang HRM yung nandun, nandun din yung mga tourism students, so naglalaban-laban kami sa like dun sa paggawa ng cocktail, paggawa ng flower arrangement, tapos meron pang may mga cupcake pa doon mga nangyayari, yung like magbe-bake ng pastry, tapos meron ding sa yung parang waiters relay, tapos meron ding mga naggagawa ng iba't ibang klaseng cake na merong team na sinusunod sila. Mm-hmm. Yeah. Yeah, that was nice. I also want to share, Ms. Belen, that I also experienced once to join a Skills Olympic, and I know that you also know that. Mm-hmm. Yan. Yeah. Maganda rin yan. Kasi ma-expose ka din sa iba't ibang sa maraming tao para ma-boost din naman yung confidence kahit papaan. Yeah, yeah. okay. So, to my next question, Ms. Belen. So, what was the thing that you considered to be your best achievement when you were a BSHRM student or when you're a student? What is your biggest achievement? Biggest achievement ko din sa HRM student, siguro yung makasali ako sa Skills Olympic na as in very first time ko ulit umapak ng stage yung na, tsaka makarating ka sa US. Okay. So I just want to add po, since not all students gone through all wins to the achievements, I just want to ask if is there something that you can forget, which is the most unforgettable experience that you've experienced during your student years, the most failure experience that you have experienced? Can you share some po? Failure experience ko bilang estudyante? Yes po. Ano bang failure? Siguro para sa akin, kasi nga, syempre, di ba, may thesis sa school. So, hindi ko naman siya bilang failure. Kumbaga, nakikita ko din siya na medyo okay. Pero para sa akin medyo naging failure din siya kasi syempre once na gagraduate ka, so kailangan niya ng thesis, 'di ba? And during my thesis days, so college days, ay sa school kasi parang required na matapos mo yung parang half ng thesis. So which is natapos naman namin, and then yung i-revise mo na lang siya after is hindi masyado namin nagawa. So, nagawa ko pa siya is habang nagtrabaho ata ako ng
habang nagtatrabaho ako. And medyo challenging siya kasi nagtatrabaho ko, naggagawa ako ng thesis, nagre-revise kami ng thesis. Pero medyo ano din naman siya. Medyo okay-okay na din kasi hindi siya ganun tumagal. Kasi once na tumagal siya, matatabunan siya and mahihirapan kang kumuha ng appointment kay Dean. And syempre, maabala mo din yung ibang teacher mo, yung ibang professor siya sa St. Anne, tsaka maabala din yung nag-handle sa'yo sa thesis. Yeah. I guess also that thesis was not that easy. Yeah. So thank you, Miss Belen. Thank you. Welcome. Let's proceed for the next question, Miss Zulueta. Good day po, Miss Belen. Here Hi, po yung good morning. Can you take us back to the moment when you were on the OJT abroad? What were the things you learned from it that contributed to your career or job? Nung nasa US ako, hindi lang ako nag-front desk, nag-housekeeping din ako, which is housekeeping talaga yung una-una kong pinunta doon. Yung pag-front desk, na-promote na lang ako doon in the span of half month. Yung mga nag-experience doon is, syempre, ibang culture, maku-culture siya ka, pero kahit paano naman, hindi naman ako masyadong na-culture siya kasi may mga relatives din naman ako doon. And most of the employees doon sa pinagtrabahuan ko is Filipino. So lahat sila, tutulungan kanila dun sa trabaho mo, tuturuan kanila ng maayos, and tapos may mga circumstances din na mahihirapan ka, pero kahit ganun naman, magagawa mo pa din ng para. First time niyo po bang pumunta po sa ibang bansa po nun? First time. Hindi ko siya first time pumunta sa ibang bansa. Pero yun yung first time ko na pumunta sa ibang bansa na hindi ko kasama yung parents ko. So, medyo po nakaka-homesick po ba? Hindi naman. Kasi kasama ko nung sa trabaho is yung dalawa kong friend na taga St. Anne din. Tapos meron kaming isang kasama na taga Manila siya. So, magmi-mix talaga siya. May mga kasama kang taga-iba, hindi lang kayo. Suwertihan na lang din kung yung kaklase mo o yung friend mo sa St. Anne is kasama mo din sa pupuntahan mo sa ibang bansa sa US. Tapos, may mga makakasama ka din na taga-ibang bansa. So, may Filipino, merong foreign, tapos kadamihan is Filipino yung kasama ko. Thank you po, Miss Ben. Second question na po tayo. Sige. Looking back when you were a student, what were some of realization that you had now that you are actually working in the hospitality industry? realization ko nung bilang student. Opo. Nadala ko ngayon, sobrang dami. Siguro kailangan mo lang maging passionate sa ginagawa. Tsaka, hardworking din. Kahit naman bilang estudyante, kailangan mo din na maging hardworking. And, focus. Ano po yung pinaka-motivation nyo po nung student po kayo? Motivation ko noon, bilang sa estudyante, makapagtapos sa pag-aaral lang talaga. Makapagtapos sa pag-aaral, tsaka i-enjoy lang kasi hindi naman na, kahit naman
madami ka ng pressure bilang student is kailangan mo rin namang mag-enjoy. Totoo po. Thank you po. Next question po. During your previous job, what was your most memorable experience while working to that particular hotel? It can be positive or negative experience. Positive po muna tayo. Yung naging experience ko dito, kasi first job ko to sa UAE. So, isa na rin yun kasi mahirap kang makakuha ng trabaho dito sa UAE kasi more on pag-submit mo ng application is online and hindi kasi ako yung nag-walk in, nagbibigay-bigay ng resume. So, submit ka online. Ang positive ko is yung nakikita ko yung pangalan ko sa Trip Advisor, yung may mga guests na nagko-comment ng name ko. Kasi na-satisfy sila dun sa ginawa ko sa kanila, yung dun sa service na nabigay ko sa kanila. And yung nakikita ka ng ibang manager na nag-exceed ko dun sa expectations na ginagawa nila. How about po sa negative experience po? Ang negative experience ko dito is bilang trabaho ko is in-room dining. Ako yung kumukuha ng orders. So most of the time kailangan nasa kailangan nasa desk ko lang ako kasi para masagot ko kagad yung tawag. Yung hindi ko masyadong naging magandang experience is dahil nasa in-room dining ako, yung makikipag-usap ka sa guest, and then, syempre, may language barrier kayo. So, ako mas okay ako makipag-usap in English. Tapos, yung iba mo makakausap sa phone is, hindi masyado nakakaintindi ng English. So, kailangan mag-adjust ka para makuha mo kung anong klaseng order ng pagkain yung kailangan nila. Minsan, hindi pala pagkain yung kailangan nila. Sabi nila, kailangan ko ng housekeeping. Pero tumatawag sila sa amin kasi akala nila is yung room service dun sa phone nila is connected din sa amin. At saka, yung hindi ko rin masyadong naging maganda experience is yung nakikipagtalo pa yung guest sa akin. Opo. Yung hindi naman kasi mawawala yun eh. Yung bigla-biglang may mga guests na magagalit sa'yo nang wala naman dahilan. So, iyon. Paano niyo po na-handle po yung mga ganong klaseng customer po? O kaya guest? Paano ko na-handle yun? Unang-una, kailangan mong maging kalmado. Kasi once na hindi ka calm, isasabog ka din kasi. Tsaka kailangan mo maging patient. Kahit ako kasi, inaamin ko naman sa sarili ko na hindi mahaba yung pasensya ko. So, kailangan mo maging mahaba yung pasensya sa iba't ibang klaseng guest. Kasi once na nawala yung pasensya mo at hindi ka naging kalmado, hindi mo mabibigay yung service na kailangan din nila. So, hanggat kaya ko pa siyang i-handle, ako na mismo yung gumagawa, pero pag hindi ko na talaga kaya, humihingi na ako ng tulong sa supervisor ko. Pag hindi ko makita yung supervisor ko, humihingi ako ng tulong sa manager ko. So as long as na kaya ko pa naman siyang gawa ng paraan, ginagawang ko na siya kaagad ng paraan. Okay. Thank you po. Final question po. Can you describe to us the best part of working in the hotel, in the hospitality industry? Best part in working in the hospitality industry. Bila nagtatrabaho ako sa hotel, siguro yung best part working in the hospitality industry is may makikilala kang iba't ibang klase ng tao. May makikilala kang taga foreign country, hindi lang Filipino. Tapos may makikilala rin ka lang mga Filipino pero hindi masyadong nag-speak ng Tagalog na language natin. More on English din sila, like mga katulad sa yung mga katrabaho ko is more on
sa ano sila, sa taga-Bisaya. So, pag nagtatagalog ako, tinatanong pa nila kung anong klase yun. Sabi ko, ah, ito, ganyan, ganyan. So, nag-explain din naman ako sa kanila. Pero, parang more on ano sila, English din. So, actually, magagaling sila mag-English. Tsaka, best part din is, mapupuntahan mo yung mga places na hindi mo rin, hindi mo pa napupuntahan. So, pag may time kayo, ng mga friends mo dun sa hotel, may mag-o-offer sa'yo na tara, teen, if free ka, pasyal kita dito, pasyal kita dyan. So, yeah. Thank you po so much, Ms. Belen po. Let's proceed for the next question, Ms. Tibordo. Good day po, Ms. Belen. Good day. So my question po is, how do you handle the pressure during your job po? Paano ko siya na-handle? Una-una, kailangan mong maging calm, maging understanding. Kailangan mong i-focus yung sarili mo dun sa ginagawa mo. Kailangan mong maging patient. Para kahit anong klaseng pressure yung maano mo, as long as na patient ka, understanding at kalmado at focus ka, magagawa mo pa rin siya kahit paano. Okay po. So I have a question lang po. Did you experience po having this disagreement or conflict with your coworkers po? Oo, hindi mawawala yun. How do you handle it po? Na pag nagkakaroon kami ng disagreement, pinag-usapan namin siya. So, kailangan yung pag-usapan kung ano yung pinagdadalunan nyo. Once na kaya nyo namang ayusin na kayong dalawa lang, bakit hindi? Huwag nang iparating dun sa mataas. Pag hindi nyo na talaga kaya, pag yung isa is ayaw talaga makipag-ayos, sakalang ako pumupunta, sakalang kami pumupunta or humihingi ng tulong dun sa supervisor or dun sa manager namin. Thank you po. Next question po. Working in hospitality industry means a lot to expose with people. How you and your coworker handle it now that you are under the pandemic COVID-19? Ngayon nasa COVID-19 tayo, paano namin siya na-handle? First, kailangan muna is safety first. So, kaming mga nagtatrabaho yung sa hotel, kailangan namin naka face mask, naka gloves, kasi humahawak din ako ng pagkain. Nagsiserve din ako ng pagkain if ever na busy sila. So, tinutulungan ko din sila. Tapos, yung may mga social distancing din, and bilang buffet kami, hindi namin hinahayaan yung guests na kumuha ng pagkain. So, kami din yung nagsiserve ng pagkain. Kahit buffet siya, kami yung nag-assist kanila. So, kami yung kumukuha ng pagkain sa kanila. Tapos, as much as possible, mas inaalan namin yung take-away na pagkain. Yung tina-take-away namin yung pagkain nila. Kasi pandemic, kahit sabihin mo ang HACCP certified kami, syempre safety first pa rin naman yung guest, yung priority namin. As much as possible, lahat ng mga room service orders na nakukuha ko, as much as possible is nilalagay namin sa takeaway containers. Okay po. So my last question po is, what are your future plans? Future plans ko siguro, makapagtrabaho pa rin sa ibang bansa and magkaroon ng posisyon like supervisor or manager or magkaroon ako ng sarili kong business. What type of business po? Siguro yung dahil mahilig ako mag-bake, siguro baka mag-ano ko ng mga pang pastries like cakes, cupcakes, brownies, mga ganun. Or, thank you po, Ms. Belen. Or if ever start ako ng like cafe, ganun.
Okay po. Thank you po. I just want to add po, Ms. Belen. Is there any chances that you would build that business here in the Philippines po? Oo, siguro. Kasi kadumihan naman ng mga tawag dito, ng mga kakilala ko is nandyan, and nandyan din naman yung parents ko. So, gusto din kasi nalang magkaroon ng sariling business. So, hopefully po, we can see your business. I hopefully, sana nga. Yes. Kailangan ko muna mag-ipon. Yeah. So, praise it to Lord. Oo. Let's proceed for the next question, Mr. Cortez. Good day, Ms. Belen po. So here's the last set of our question po. Now that you're working in the front line, what do you think are the necessary skill set that students must develop? Ngayon nagtrabaho ako in front of the desk. So para sa akin, kailangan ma-develop is a communication skills. Kung paano rin i-handle yung iba't ibang klase ng guests. Kasi once na hindi ko masyadong malam makapag-usap sa ibang tao, ikaw na mismo yung sarili mo na mismo, ikaw yung matatakot para sa'yo. Kasi once na hindi mo sila kayang kausapin, paano mo pa kakausapin yung iba? Kahit sabihin mo na, okay lang naman ako, ganyan-ganyan. Pero once na dumating ka dun sa point na ikaw na mismo yung mag-handle nung guest at hindi mo makita yung supervisor at manager mo, kailangan mo din naman tulungan yung sarili. Thank you po, Ms. Belen. For my next question po is, can you share with us the mindset you have that helped you shape the person you are today from your time as a BSHRM student up to your current work, and how it can benefit us as a BSHRM student po? Mindset ko nung bilang estudyante, since na student at least ako, so kailangan kong i-manage yung time ko. So, kailangan kong mag-aral at kailangan ko din mag-training. So sa loob ng isang linggo, pag sumasali ako ng PRISAA, every day ako may training at task. Every day din ako pumapasok sa school, except Sunday. So, Sunday, parang kahit na sabihin mo yun yung pahinga ko, nagsitraining pa din ako doon. Nagsitraining tapos ginagawa ko lahat ng mga hindi ko nagawa past 6 days. So, kailangan mong i-focus, iset yung mind mo na maging focus ka. At kailangan mong i-manage yung oras mo din. Kasi ikaw rin yung mahihirapan. Kasi pag hindi ko isinet yung mind ko ng ganun, mahihirapan ako kasi hindi matatapos yun. Tsaka, kaya kung passion mo talaga yung ginagawa mo, matatapos mo din siya. Tapos ngayon naman natutrabaho ako, ganun pa din naman. Kailangan mo i-manage yung time mo bilang nagtatrabaho sa hospitality industry. Mag-enjoy ka lang din kasi once na hindi ka nag-enjoy, parang sasabihin mo na, gusto ko na mag-resign dito. Gusto ko na pumunta sa ibang ganito. Gusto ko na umuwi ng Pinas. Tsaka, kahit sabihin mo na nahihirapan ka, huwag mo sabihin yun. Parang huwag kang mag-give up. Kahit yung simpleng parang naging failure ka dun sa isa, parang huwag kang mag-give up. Kumbaga, yung mistake na yun, yung failure na yun, gawin mo siyang in a positive way. Ilabas mo siya in a positive way kasi pag isinet mo siya na ay nag-fail ako, ay nagkamali ako, parang i-blame mo yung sarili mo na bakit hindi ko ito ginawa nun, bakit hindi ko ito ginawa. Ikaw din yung mahihirapan. Tsaka maging confident ka lang din sa sarili mo. Kasi once hindi ka naging confident sa sarili mo, mahihiya ka din. Tsaka mahihirapan ka din makipag-deal sa iba't ibang klase ng tao. Lalo na dito sa UAE kasi hindi lahat is fluent sa English.
Thank you po, Ms. Belen. So this is the last question po. What is the best lesson you learned while working in the hospitality industry? And how will it help us as a BSHRM student po? Best part of working in the hotel industry. Best lesson po, ma'am. Best lesson best you learned lesson. While working. Thank you po. Best lesson. Ano bang best lesson yung natutunan ko? Siguro bilang, bilang isang HRM student, paano ko sa inyo mag-aral kayo na mabuti. Tsaka, maging hardworking. Tsaka, yung pagiging bilang student alit. Yung time management, i-manage din yung oras nyo. And kasi ma-apply nyo pa rin yun sa pag once na nagtrabaho kayo sa hospitality industry, be flexible. Kung kaya nyo gawin yung ginagawa nila, bakit hindi kayo mag-try? I-explore nyo din yung iba't ibang, yung mag-explore din kayo kasi once na nag-stay lang kayo dun sa isang goal na yon, sa isang quest na yon, hindi kayo makakaalis, hindi niya makakukuha kung ano yung gusto niyo. Thank you po, Ms. Belen. Back to you, Ms. Ela Calong. We would like to express our gratitude to Ms. Christine Marion Belen for taking the time to participate in our virtual talk show. And we would like to present her with a certificate of acknowledgement. Allow me to read citation. Certificate of Appreciation is hereby awarded to Ms. Christine Marion Belen for lending her time to grant the request of the interview of the student in virtual talk show of St. Anne College, Lucena, Incorporation for the completion for the required conferences in event management. Given this 9th day of May at St. Anne College, Lucena City. Thank you po. Thank you. Documentation po, ma'am. Sige. Di ba may parang group naman dito? Okay. Ready na po? Oo. Okay. 1, 2, 3. Thank you po, Ms. Belen. Thank you po. Thank you po, Ms. Belen. Good luck sa inyo. Sadyo na lang din sa akin yung screenshot, ha? Sige po. Sadyo na lang din sa akin yung yung tawag ito, yung certificate. Okay po. Ma'am, sige po. Hingin lang po namin po yung email niyo po. Email ko? Apo. Nako mahaba. Sa chat na lang po. Itatap ko na lang. Sige. O, sige. Good luck sa inyo. Thank you po. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Okay.